Hey guys, meron tayong puntahan dito na customer. Sa balakad lang tayo. Ayan, puro dyan. Tara yung bahay na yan, guys. Lagi rin wala natin mukha niyan. So, dito ko nilalagay yung cellphone, guys. Yan. Alright guys, what's up? So, welcome back dito sa ating panibagong vlog. So, panibagong kolekta na naman tayo ngayon ng araw at welcome back dito sa ating channel Bisayang Collector. Alright, so ngayon meron tayong pupuntahan na customer dito. BR nito, bad account na rin, sobrang tagal na rin ito kanyang utang. 5,000 lang yung capital nito ngayon, nag-interest na nag-interest kaya lumaki hanggang sa di na nakapagbayad yung customer. Eto, itong bahay na yan guys, nakikita nyo na yan yung bahay niya. Yan yung natira nung bagyong kudit. Nakakaawa yung kanilang katagaan ng pamumuhay. Ngunit kailangan natin nakakaawa yung ayo. Sige lang. Salamat. So yun guys, yun yung bahay nila. Kung nakakaawa mo yung kanilang status sa pamumuhay, napakalit ng kanilang bahay, kubo-kubo lang talaga nung pagkatapos ng bagyong audit. Sapagkat yung customer ay merong utang na naiiwan dito sa company, kailangan kong gawin yung aking trabaho sa pagtingil ng kanilang utang. Kahit maliit na may bayad niya araw-araw, malaking bagay na rin yan para sa mabawasan yung kanyang utang, yung balance. A few minutes later. Hey guys, meron tayong puntahan dito na customer. Dito sa galakad lang tayo. Ayan, puro. Tara yung bahay na yan guys. Lagi rin walang tao to. Laging wala yung customer. So dito ko nilalagay yung cellphone guys. Yan. Ayo. Ayo. Okay guys, walang tao. Umalis daw nandun sa eskwelahan. So babalik na lang natin yan mamaya. So dito ko nilalagay yung cellphone guys habang nagmamotor ako. Ayan, ayan. Cellphone lang yung gamit ko sa pagbablog. Daming labi yung bahay. Pumunta na tayo. Kaya na kung muna tuwil si Rila nito eh. Ha? Na tuwil si Rila. Nakawa ko na dito sa kuhan. Na-outpost. Asan dapita na? Ayan, at bang dito ng gate. Pero kung silahan. Ah, di ha. Sige. Salamat. Isang puntahan na customer na puntahan natin dito. Ito rin ay ABE na rin. Talwat lang natin. Pagaganda rin kalsada nila rito. Walang lubak. Malalim lang yung lubak. Masakit sa katawan pag ganitong kalsada. So yung customer na rin dito ay na laging wala rin. Ganito kasi yan guys eh. Kapag ang balance mo malaki, pagdating sa due, malaki rin yung interest. Pero pag ang balance maliit, maliit rin ang interest. Nandito yung motor ng customer. Ito yung kanyang motor. Dalawang ismas nandito ah. Ano to? Hindi yun.
Sir. Duh, sana ya, tai sana cerah. Tai ji sana karung ji satu ilda sana. Di wah buku wah buka reply nang sugat tanda nang kuan mare out gini hat out susu. Susu. Ah, di wak pakuana na pak opisina na. Pak tarung tu gue ya tadi teka tu gitu dengan mentaian bah. Dengan abri room jam room bagana bayi mengetuk ITB bah flat screen. Tahu man kena gubak mun apa begiu mengisilahan. Si rame de. Gede-gede. Lah apo are pit-pit jar repet nang lubi lah. Nang lubi jar mid-pit jar apa? Ayo kaget nang kilo bis lagi dah. Dapling ya kayo. Dibile motor motor ae di mada udah lo dire. Oke, selamat. Oh. Super, napakaganda ng kalsada. Dano. So yun guys, yun yung customer na pinuntahan natin. Ito, tingnan natin. Dahil sinirado nila eh. So ito yung tulay na to dito sa Mandaog Bridge. Ayan o. 4 kilometers. Banda office. Ini. Nah, kuan natupag to kuan. Na. Rip rap. Humok goro na. Kedua, dia harus kenan bangga. Oh, wana mengadap konser kenan gitu. Iya, ini Thailand ya. Nerado yang kau bilang ini ya. Bumigay yan din yung riprap sa lilid na pagkada sa ilalim ng tulay. Kaya napakadelikado kapag dinaanan ng mga mabibigat na sasakyan. Kaya ng mga truck, dump truck, trailer. Kaya dapat talaga may mga nakabantay na sasakyan dyan para magmunang padaanan ng mga mabibigat na sasakyan. Kaya baka sakaling bumigay yung tulay, kawawa. We'll be right back.